ngayong linggo ay kabanalan at pag-ibig. Sa unang pagbasa, iniuutos ng Diyos na tayo ay maging banal kung paano siya ay banal. Ipinapaliwanag ng Levitiko kung paano. Huwag kang magtataglay ng pagkapuot sa iyong kapatid at sa iyong puso. Gaano kadalas tayong nagsusuot ng maskara at plastic na ngiti para itago ang galit sa isa't isa? Malinaw na ipinagbabawal ito ng Diyos at ninanais niya ang kabanalan. Ang kabanalan ay sinasadyang piliin ang pag-ibig at tanggihan ang puot. Inilalarawan sa aklat ng mga awit ang Diyos bilang mabait at maawain, mapagmahal, mapagpatawad, nagpapagaling, tumutubos, matiisin at mahabagin. Mayroon tayong perpektong Diyos bilang kuwaran at gabay para sa atin. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo na tayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ay Diyos na nananahan sa atin. Tiyak, may obligasyon para sa atin na panatilihing banal at puno ng pag-ibig ang templo ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinakita ni Jesus ang kabaligtaraan ng pagmamahal sa ating mga kaaway. Kaya, sino ang ating kaaway? Sa pasimula, malinaw nating makikilala ang ating mga kaaway bilang yaong mga may pisikal na away, sama ng loob at alitan. Gayunpaman, isaalang-alang ang mga nakakainis, nabigo o patuloy na nagpapatunay na nakakagambala sila sa atin. Matatawag din ba silang mga kaaway natin? Sa anumang kaso, inuutusan tayo ni Jesus na mahalin ang lahat. Paano natin mamahalin ang ating mga kaaway? Kailangan muna nating mahalin ang ating sarili bago tayo magmahal ng lubos ng iba. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu upang pagalingin muna ang sakit sa ating puso at tulungan tayong patawarin ang ating mga kaaway. Ang isang mabisang magtatapat o pangungumpisal sa Panginoon ay mahalaga sa puntong ito. Sa gayon lamang natin tunay na mahalin ang ating mga kaaway. Ang walang kondisyong pag-ibig ay sumasailalim sa pagmamahal ng ating makalangit na Ama para sa ating lahat, mga kaibigan at mga kaaway. Manalangin tayo. Salamat Jesus sa pagtuturo sa amin na maging banal sa pagmamahal sa aming sarili, sa aming mga kaibigan at sa aming mga kaaway. Kami ay templo ng banal na Espiritu at Ikaw ay nananahan sa amin sa banal na Trinidad. Tulungan mo po kaming maging banal at mapagmahal na sisidlan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen.